Kaya ako ang inyong guro, si Rosality Orito sa Filipino 10. So, muling nagbabalik tayo sa ating talakayan sa week na ito. Week 3 na tayo sa ating Filipino 10 sa unang markahan. So, ngayon ay nais nating pagyamanin ang ating mga nakalap na kaalaman nung nakaraang pagkikita natin. So, ipagpatuloy natin ngayon sa week 3 na module o module 3. Okay. Bagay yan, okay, magandang umaga sa ating lahat. Harry, magandang umaga. Magandang Margaret, umaga, ma'am. Magandang umaga rin sa John Michael. Magandang umaga, ma'am. Chani, magandang umaga. Magandang umaga, ma'am. Okay, magaling. Ngayon, alam kong handang-handa naman kayo kasi hindi gaano tayong maaga ngayon dahil medyo meron tayong adjustment ng oras para hindi kayo ay parang ang bilis ng oras ng 8 a.m. So, kayo ay makapaghanda. Tama. So, ngayon sisimulan natin sa Filipino 10 na ating pagkikita ngayon, Module 3. Ang ating focus sa linggong ito ay ang sanaysay. Okay, ha? Tandaan natin na meron tayong notebook at ballpen dyan para sa ating mga talakayan at nang hindi rin kayo mawala. So, pasimulan natin ang lubos ang ating gawain ngayong umaga ay inaatasan ko si Sofia Cornelio para simulan ang ating panalangin. Okay, Sofia? Sa ngalan sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat at nandito kami ngayon upang mag-aral gamit ang online class at sana naman sa talakayang ito ay may matutunan kami at lahat ng nandito ay magiging magiging okay at hindi mag at lahat ng problema namin ay aming malulutasan. Okay, amen. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sofia Cornelio. So, kasunod nito, ay ating iwawasto ang liban sa umagang ito, ang sino mang narito. Okay, kung sino man ay iwawasto natin. Okay? So, simulan natin sa ating tawagin ko at sabihin niyong narito po. Simulan natin kay Chani Tinaya. Narito ba si po. Chani? Galing. Si Bienrico Tan. Okay, wala si Bienrico. Next, si Christine Facundo. Okay, wala pa. Sofia Cornelio. Narito po. Okay, magaling. Vina Cruz. Okay, wala. Si Veronica Noki. Okay, wala pa rin. Marian Baring? Wala. Si Jeremy Trumata. Jeremy? Wala siya. Wala pala si Baring. Okay, tatanggalin ko itong isa. So, okay, si Baring. Russell Pardillo? Wala. Harry Gore? Narito po. Narito, magaling. Gina Abhelina? Okay, wala. Next is Margaret Milon. Narito po. Okay. John Michael Gomez. Narito po. Okay, magaling. So, kakapapasok lang ay narito na ba si Christine Facundo? Naririnig niyo ba ako, Christine? Christine? Present, ma'am. Okay, sige. Ang gitong sa'yo dahil ikaw ay narito na. So, Christine, magaling at konti lang yung late mo. Sige lang. So, ngayon ay pagpatuloy natin ating gawain. So, paalala class, ang guidelines natin, patuloy ang paghanap ng lugar. Okay, tingnan lang. Mute at ang video is naka-on. Kaya tandaan natin dahil ito ay naka-record upang makita rin namin na kayo ay nasa naka-focus pa rin. Hindi natutulog, hindi umaalis ng ating klase. Okay?
So ang ating tatalakayin sa umagang ito, sa ating ikatlong pagkikita, ay ang dalawang aralin. Okay? Ang unang aralin ay ang sanaysay, bahagi at ang elemento, ang kahulugan ng sanaysay na at ang mga bahagi nito at ang elemento. At ang pangalawa naman na bahagi ng aralin ito ng ating tatalakayin ay ang isa sa limbawa ng sanaysay na ang alegorya ng yungib. So kung napapansin sa ninyo kanina yung mga maagang dumating, ay mayroon akong video na pinakita. Yun ang isa sa alegorya ng yungib na siyang dapat nating alamin ang mga elemento na nakapaloob sa isang babasahin o isang video na pinakita ko kanina. Okay? So, sa pagkakataong ito, narito ang ating layunin sa umagang ito. Pakibasa, John Michael. Okay, John Michael, pakibasa. Naipaliwanag ang pangunahing paksa at pantulong na mga idea sa pakinggang impormasyon sa radyo o iba pang anyo ng media. Nabibigyang reaksyon ang mga kaisipan o idea sa tinalakay na akda. Natutukoy ang mga salitang magkapareho o magkakaugnay na kahulugan. Natatalakay ang mga bahagi ng pinanood na nagpapakita ng mga isyong pandaigdig. Okay, maraming salamat, John Michael. So ating tandaan yun, ha? So una nating gawain ngayon ay may pauna tayong pagsubok. So ito ay may kinalaman sa maikling babasahin na editorial. Okay, alamin natin ano ang nilalaman. So babasahin ko ang nilalaman. Okay, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps ay isang hakbang ng pambansang pamahalaan para sa pagpapabuti ng kalagayan ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Nagbibigay ito ng kondisyonal na tulong pinansyal para sa pinakamahirap o pinakamahihirap na Pilipino upang matulungan sa aspekto ng kalusugan, nutrisyon, at edukasyon ang mga batang may edad 0 hanggang 18 taong gulang. Kailangang matupad ng mga pamilya ang mga kondisyon ng pamahalaan upang maibigay sa kanila ang tulong pinansyal. Halaw ito sa programang Conditional Cash Transfer or CCP ng mga bansa sa Latin America at Africa na naialpa sa kahirapan ang milyon-milyong tao sa buong mundo. Gayon din ang kagustuhan ng pamahalaan na may ialis sa lugmok na kondisyon ang napakaraming Pilipino. Ang Department of Social Welfare and Development or DSWD ang punong ahensya ng pamahalaan na namamahala sa 4Ps. Tinutulungan din ng 4Ps ng pamahalaan na matupad ang pangako nito sa Millennium Development Goals or MDGs, espesipiko sa pag-ahon sa labis na kahirapan at gutom sa pagkakamit ng universal na edukasyong primarya sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa kasarian, sa pagpapababa ng bilang ng mga batang namamatay at sa pagpapabuti ng pag-aalaga sa mga buntis. Okay. So, familiar ba kayo sa 4Ps or pamilyang Pantawid Pamilyang Pilipino Program class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sino sa inyo ang may kaklase or naging miyembro ng 4Ps? Meron ba kayong kakilala or kapitbahay? Meron ba? So, kaklase? Meron ba? So, ano? Ma'am. Ano ang nauunawaan nyo kapag ka marinig nyo ang salitang 4Ps? Anong nasa isipan natin? Na sila makuha ang kwarta, ma'am, para makatabang sa ilang studies. Tama. Merong tulong pinansyal. Magaling. Meron ano pa ba? Ano pang karagdagan? Magaling, Christine. Kuan, ma'am, ragay. Providean sila sa gobyerno, ma'am. Okay, pinaprovidean. Okay, magandang umaga, Marian. Maraming salamat sa iyong pagpasok sa umagang ito. Okay, so tama.
tinutulungan ng gobyerno upang matulungan na masustentuhan sa pag-aaral ang mga anak? Ano pa? Meron pa bang karagdagan na maiisip natin? Para, yes. Para may support sa financial nila, ma'am. Okay, tama. Tama ang inyong mga sinabi, class. Ang mga 4Ps o mga pamilya na may kasapi sa 4Ps, sila ang tinutulungan sa aspekto ng kalusugan, nutrisyon at edukasyon. So ibig sabihin, binibigyan sila ng pinansyal ng pamahalaan upang hindi man siguro anang fully, pero tulong ha, tulong pinansyal, hindi talaga yung para hindi na magtrabaho. Ito lamang ay assistance ng pamahalaan upang matulungan ang pamilya, lalong-lalo na yung mga pamilyang maraming mga anak, yung mga pamilya na maraming mga estudyante na hindi kayang pag-aralin. So yan, ang isa sa goal ng ating pamahalaan. So naunawaan ang ating binasa, aking binasa na may kinalaman sa 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Okay, so dito sa ating lugar ay maraming mga beneficiaryo ba ng 4Ps? Sa ating dito sa Banilad at saka sa Bahong Pandan? Marami ba sa tingin nyo? Kung natatandaan yung mga kaklase nyo? Yes, ma'am. Daghan-daghan, ma'am. Yes, ma'am. Okay, tama. So, tayo, kayo ba ay, hindi siguro kayo ay pinalad na maging kasapi ng 4Ps sapagkat alam naman natin na pinipili lang yung talagang dapat tulungan ng maging kasapi ng 4Ps, right? So, sila yung mga taong kailangan na tulungan, lalong-lalo na at sa financial ay mahirap talaga silang makahanap ng pantustos sa kanilang kalusugan at sa kanilang edukasyon. Okay, so yan ang ating unang gawain. So, next. So, ang aralin 1, ang sanaysay at bahagi ng at elemento. Okay, so aralin 1, binabati kita ngayon sa baitang na ito, baitang 10. Okay, yes. Dahil ka sa grade 10 na kayo at marami ka ng kaalaman patungkol sa sanaysay. Okay, alam nyo na ba yung sanaysay kahit na nasa grade 10 na kayo? Familiar ba kayo sa salitang sanaysay? Yes, ma'am. Okay, magaling. Dahil ang ating sanaysay na ito, mas atin itong babalikan upang mas i-refresh ninyo at hindi lang natin kakalimutan na sige, alam ko na yung sanaysay. Dahil ang sanaysay kahit sa dyaryo man, sa Facebook man, ay mababasa natin ito. Okay? Kahit na mga sa social media, ay may mga sanaysay na makakuha tayo ng mga kaalaman. So ano kaya ang sanaysay kung ating babalikan dito sa ating paksa ngayon ang ating talakayin. Okay? Hangad naming mas mapayaman mo pa ang iyong kaalaman sa impormasyong ibinahagi ngayon. So aralin 1 ng module 3 ang sanaysay, bahagi at elemento ng sanaysay. So sa araling ito ay inyong mababasa at masusuri ang nais na ipahayag ng isang akda na aking pinakita ang video kanina sa mga mambabasa. Okay, yan ang ating ilagay sa ating isipan kung ano yung mga nais ipahayag ng akda. So, kung ating babalikan muna yung ating nakaraang pakikita, so familiar man kayo sa sanaysay, yan ating tatalakayin ngayon, ibalikan muna natin yung nakaraan. Bakit mahalagang pag-aralan ang parabola sa ating dito sa panahon ngayon? Paano natin malalaman ang isang akda, isang parabola? Okay, unang katanungan, bakit kailangang pag-aralan ang parabola? Okay? Sige. Simulan natin kay Margaret. Bakit kailangan nating pag-aralan ang pabula? Okay, kung matatandaan natin anong ang pabula ay halaw mula sa
ating banal na kasulatan? Biblia. Yes, tama. Sige. So, Margaret, bakit kailangan natin pag-aralan ang parabola? Kaan pa ng para makabalota unsay kaan niya kanang para asa siya or kanang kanang para asa siya ma'am or unsay lesson na makuha na to ana. Tama, may punto ka. Eh karagdagan Christine Facundo, ano pang karagdagan na bakit mahalagang pag-aralan ang parabola? Para maka-learn tag life lessons, ma'am. Magaling, tama. Ang nilalaman na kung matatandaan natin ating tinalakay sa nakaraang pagkikita, ang parabola ay naglalaman ng mga aral na hango sa tunay na buhay na magagamit natin tulad ng ating tinalakay na isang akda na mula sa banal na kasulatan, ang isa na ang tusong katiwala at ang isa na ating tinalakay na binasa rin ninyo ang alibughang anak. Okay, so dalawa ang inyong binasa, ang tusong katiwala at ang alibughang anak. So yun, napakahalagang malaman natin ang nilalaman ng parabola upang ito ay makuna natin ng mga aral. Hindi ba, Gor? Diba, Gor? May mga aral ba? Yes, ma'am. Tama. So, Chani, paano natin malalaman na isang akda ay isang parabola? Well, kapag ito ay hango sa Biblia. Magaling. So, mula sa Biblia ang ating mga kasulatan na tungkol sa parabola. Magaling, magaling, magaling. So, ating tuklasin ngayon ang kahulugan ng sanaysay. Okay? So, ang sanaysay, pakibasa, Gina? Okay, nandyan ba si Gina? Ang sanaysay ay isang tukoy ng akda na nasa anyong tuluyan. Ang salitang sanaysay ay nagmula sa salitang sanay at sa salaysay. Kung pagdurutungin ang dalawa, pwede sabihin ang sanaysay ay salaysay o masasabi ng isang sanay o eksperto sa isang paksa. Karaniwang ang paksa ng mga sanaysay ay tungkol sa mga kaisipan at bagay-bagay na maaaring kapulutan ng mga impormasyon na makatutulong sa pagbuo ng sariling pananaw. Maaari ring pagbasihan ang mga pangyayari sa paligid sa pagsulat ng sanaysay. Okay, maraming salamat, Gina. So, ang kahulugan ng sanaysay. Okay, sinasabi ha, tandaan ninyo, sanaysay ay nagmula sa salitang ano? Sanay at sanay. Ibig sabihin, sanay means expert. Sanay at salaysay. So, ibig sabihin, sanay siya sa pagsasalaysay. Isang salaysay na sanay. Okay, ikaw ay isang sanay sa pagsasalaysay. Expert ka sa pagsasalita o pagpapahayag. So, tandaan natin ha, ito man ay mga paksa, okay? Take note natin, paksa na sa mga kaisipan at bagay na maaring makatulong, makakuha tayo ng mga impormasyon, okay? At may maaari ring sariling pananaw, ha? Tandaan niyo yan. Tulad ng sa unang gawain natin, unang pagsubok, ang aking binasa na 4-piece na mula sa editorial. Okay? Isa yun sa halimbawa ng sanaysay sapagkat ito ay nagbibigay impormasyon, nagbibigay ng sariling pananaw kung ano ang kahulugan ng 4-piece at kung ano ang mga nilalaman kung sino ang benepisaryo ng 4-piece. At yun ang maaaring pagbabasa ng mga nangyayari rin sa ating paligid. Okay, ha? Mga updated or ano yung kasalukuyan nangyayari sa ating kapaligiran. So tulad ng mga leksyon natin sa Araling Panlipunan class, hindi ba kung natatandaan ninyo sa nakaraan nating pagkikita na ang ating leksyon ay may kinalaman sa mga isyung kontemporaryo, mga isyung pangkasalukuyan. So dito rin na
iugnay natin sa Filipino ang kahalagahan ng sanaysay. Sapagkat sa dyaryo man, so sa balita man, makuha tayo ng mga impormasyon na makagawa tayo ng mga sanaysay. Okay, tandaan natin yan ha. So, merong tatlong mahalagang bahagi o balangkas ang isang sanaysay. Ano ang una, Michael? Panimula. Tama, panimula. So, kailangan ang panimula ng isang sanaysay. Sapagkat dito nakaloob sa panimula ang kung ano ang nais mong ipahatid na gustong mabasa ng mga mambabasa. So, pangalawa naman, ano ang pangalawa, Chani? Gitna at o katawan. Okay, tama ang gitna o katawan. So naglalaman ito kung paano tinalakay ang kanilang paksa. Ano yung mga mahalagang dapat nating malaman? At ang pangwakas naman, Gina, ano ang pangwakas? Ano ang panghuli, rather? Ano ang panghuling bahagi? Okay? Ang panghuli ay ang wakas. Okay, sabi ni Jeremy, sinulatan niya wakas daw ito. Okay, magaling wakas. Jeremy, so sa wakas class diyan makikita ang or mababasa natin kung ano ang panghuling mga dapat nating isalang-alang or tandaan. Okay, so huwag natin kalilimutan itong tatlong mahalagang bahagi ng o balangkas ng isang sanaysay. Next, meron tayong mga elemento din ng sanaysay. Una na riyan, pakibasa Sofia ang una. Tema. Ang tema ay, halimbawa, ang tema ay tungkol sa mga isyong ngayon na may kinalaman sa pangkalusugan tulad ng COVID-19. Ayan. Kasunod naman. Ano naman ang kasunod? Anyo at estruktura. Okay, tama. Ang anyo at estruktura. Okay. So, ano kaya ang anyo at estruktura class? Okay, tandaan ito, isang mahalagang sangkap sapagkat ito ay pagkaunawa ng mga mambabasa kung paano ang pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari na makatutulong sa mambabasa sa pag-unawa sa sanaysay. So tandaan ha, kung paano ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. So halimbawa, paano mo ibibigay ng mga halimbawa, pagbibigay ng mga sakit, example sa kalusugan, ano yung mga halimbawa na mga dapat nating tandaan, ano yung mga health protocols, for example kung COVID ang ating gustong gawa ng sanaysay. Next, ano ang pangatlo? Chani? Kaisipan. Okay, sa kaisipan ha, tandaan nyo na, ang ito ay ang mga ideyang nabanggit na kaugnay o nagpapalinaw sa tema. So, ang tema ay may kaugnayan sa kaisipan. So, yung mga dapat nating paglilinaw. So, parang i-explain further ang mga nilalaman ng paksa o yung tema. Okay? So, wika at estilo. Dito naman ay uri at antas at ang pagkagamit ito ay nakaka-apekto sa mambabasa. Halimbawa, kung hindi tayo ay taga ibang bansa, kung hindi tayo mga Filipino at binabasa natin yung ibang wika, hindi gaanong mauunawaan ng mga mambabasa. So dapat nakaakma yung mga sinulat mo sa uri ng taong mambabasa. So halimbawa tayo mga taga Dumaguete, so ang ating mga sanaysay na gagawin ay yung akma ang ating mga wika na gagamitin. Maaring ito ay simple, natural at tapat na mga pahayag. Huwag natin na paligoy-ligoy pa, marami pang English-English, imambamasa naman, ay mga lokal lang, tayo-tayo lang naman. So, yan ang dapat natin tandaan. Ano ang kasunod, John Michael? Larawan. Larawan ng buhay.
Okay, larawan ng buhay. So dito naman class, dapat itandaan ang makatotohanan sa laysay na masining na paglalahad na gumagamit ng sariling himig ang may akda. So dito ipinapakita ang buhay ay isang makatotohanan, so realidad ang sinasalamin dito na elemento ng sanaysay. Next naman ay ang damdamin. Okay, tandaan ang damdamin. Dito ay naipapahayag ang isang galing ng may akda. Ang kanyang damdamin ba ay gusto niyang galit ba siya sa kanyang tinalakay na paksa o tema? O gusto lang niyang bang magbigay na impormasyon o magpaalala? So yan ang dapat tandaan. May kaangkupan at kawastuhan sa paraang may kalawakan at kaganapan dito sa damdamin. So iuugnay mo kung ano yung dapat mong ipahayag sa mga mambabasa. Next, ang himig. Okay, ang himig naman, ito na ay nagpapahiwatig ng kulay o kalikasan ng damdamin na maaring masaya, maaring malungkot, maaring ka rin hindi mo gusto yung mga nangyayari. So yan ang paraan ng himig. Okay? So may katanungan ba tayo sa mga elemento ng sanaysay? Wala, ma'am. Okay. Ngayon, dadako na tayo sa kasunod na slide. So, okay. Ang mga uri ng sanaysay. Ano ang dalawang uri ng sanaysay, Jeremy? Formal at di-formal, ma'am. Okay, tama. Formal at di-formal. So, ano sa tingin natin ang kahulugan ng formal at di-formal? Sa tingin nyo lang. Okay? Sa tingin nyo lang. Sakto, dili sakto, ma'am? Ma'am. Uh-huh. Pwede. Ang formal, ma'am, is itong formal na sanaysay, like itong sa newspaper o mga balita. Dahil ang di-formal, parang casual na news ba? Yes. Yes, may punto ka. Yes, karagdagan muna kay Christine. Yes, meron siyang ideya. Ang formal, ma'am, kay ka nang gagamit og ka ng mga words na formal din. Ang di-formal, kay ka nang mga words na kuan. Ka nang gamito na to sa Okay, tama. Lahat kayo, Harry at Christine, okay, kahit si Jeremy, meron kayong mga punto. Tama ang yung mga sinabi. Okay, sa paglilinaw lang, formal, ibig sabihin, seryosong mga paksa at nangangailangan na masinsinang pag-aaral. At dito ay may malalim na formal, sabi ni Harry, tama yung sinabi mo, Harry, parang talagang seryoso dito. Dahil, itandaan natin ang forma, dahil naglalahad ito ng mga bagay-bagay o mga pangyayari na ito ay magagamit ng mga formal ng mga tao, kadalas mga seryosong paksa ang tinatalakay dito. Naglalaman din ito ng mga ulat, ng mga tauhan, pamumuna, at napapagaan din ng mga pang-agham. Okay? So, of course, mga pang-agham like COVID-19. So, hindi talaga tayo mag-joke-joke ng mga salita. No, yung mga terms dyan ay dapat akma. Dapat yung mga data at yung mga nilalaman ay dapat sakto. So, hindi tayo maglalagay ng mga impormasyon na hindi talaga gaanong nakakuha ng tamang impormasyon sa mga mambabasa. So, ibig sabihin, in contrast or opposite ng di-formal, ha? I mean, ang formal sa di-formal, ibig sabihin, sa di-formal, ito ay mga karaniwan ng mga paksa, pang-araw-araw. Dito ay binibigyang diin ng mga bagay-bagay, mga karanasan, na mga paligid lamang, na mga usap-usap lang na siguro ay wala sila ni Sunod Brag, own ideas lang nila. Okay, class? So, naunawaan ba na ang formal at di-formal? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, tandaan, kung formal, ito yung mga seryosong paksa. So, di-formal, ito na yung mga parang pangkatawanan lang, pang-usapan lang. Okay? Next. Okay, wala nang katanungan? Wala na, ma'am. Okay, wala na. Next, dako na tayo sa pagyamanin natin. So, narito na ang ating mga gawain sa Aralin 1. Okay, ha? So, ito ay gagawin ninyo class sa
Edmodo. Pero hindi nyo gagawin muna ngayon dahil papakita ko ano yung mga gawain ninyo. Okay? So, mayroong hanay A at hanay B ang nasa gawain ninyo at ipapakita doon. Okay, John Michael. Mamaya ka na mag-writings doon, annotate. Sige. So, nandyan, mayroong mga hanay A at hanay B na ipinapakita ang mga pahayag na kailangan yung pagtambalin mula sa, halimbawa, ang kahulugan ng sanaysay, kahulugan ng mga bahagi ng elemento, at iba pa. Okay? Next, sa gawain 2 naman, dito naman kayo ay pupunan nyo ng salita o patlang yung sa quiz ninyo ito na bahagi. Okay? Then, meron din sa, since aralin 1 ito, sa unang talakayan nating bahagi, so meron tayong 15 items na quiz mula sa mga bahagi at elemento ng sanaysay class. Okay, may katanungan ba tayo sa mga bahagi at elemento ng sanaysay? Wala, ma'am. Wala. Yan is Edmodo, ma'am. Yes, tama. Edmodo yan ay makikita. At lahat ng mga format ay nakalagay na rin doon. At week 3 na rin na small groups natin, class. Okay, so, di ba week 2 itong nakaraan, week 3 na tayo sa pangatlong linggo. Okay? So, ang magbibigyan ko lang, tandaan natin, ang ilasasali ko lang sa week 3 para makayo ay sumagot sa mga katanungan at mga gawain ay sino lang ang narito sa ating klase. Okay? So, ibig sabihin, kapag ka-absent kayo ngayong araw na to, hindi kayo makakasagot sa week 3. Okay? Siguro kung kapag meron kayong valid na reason. Okay? Yeah, like, may valid na reason. So, ngayon, handa na ba tayo sa allegorya ng Yungib? Ating tatalakay ngayong umaga? Okay? Aralin to na tayo? Handa na ba? Ang lahat? Okay, thumbs up? Yes, ma'am. Okay, pakita ang thumbs up reaction. Okay, yes, Sophia, Jeremy, Chani, yes. Okay. Okay, magaling. Yeah, barring. Tama. So, handa na nga ang aking mga estudyante. Okay, nakakain ba kayo ng maagang ganinang umaga class? Kumain ba kayo ng marami? Dahil alam ko... Wala, ma'am. Ha? Bakit? Sige. So, kumain ka mamaya sa pagkatapos ng klase natin. Sige. So, yan. So, babalikan natin yung ating leksyon una. So, napag-aralan natin ang mga uri ng, uri ng ang kahulugan ng sanaysay at ang bahagi ng sanaysay. So, naroon. Ano yung kahulugan ng sanaysay class kung natatandaan nyo? Ano ang kahulugan ng sanaysay? Uri ng akda na nasan yung tuluyan. Okay. Ano pa? Ito ay nagsasalaysay. Okay. Isang sanay na pagsasalaysay. Okay. Tandaan natin na yan. So, ngayon, ang allegorya ng Yungib. Isa yan sa ating tatalakayin. So, ang may akda is kay si Plato. Okay, ha? Or Plato in English. Or Plato. Okay, na isinalin sa filo isinalin sa Filipino ni Wilita A. and Hero. So, ngayon, narito ang video. Okay? So, kanina sa mga magang narito ay pinakita ko ang video. Pero ngayon ay uulitin ko para sa lahat ng mga aking mga mababait at mga magagandahan at nagagapuhang mga estudyante. So handa na ba tayo, class? Akin ang i... Okay, sige. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo sa kung paano ang ating likas na pagkatao
ay naliwanagan o di naliwanagan. Tingnan mo, may mga taong nakatira sa isang kuweba sa ilalim ng lupa na may bungangang nakabukas paharap sa liwanag at inaabot. Ang lahat ng nasa kuweba. Nakatira na sila rito mula pa nung sila ay mga bata pa. Nakakadena ang kanilang mga binti at liib upang hindi sila makagalaw at maaari lamang nilang makita ang nasa harapan nila. Pinipigilan ng pagkagapos ang kanilang paglingon. Sa itaas at sa likuran nila ay may isang apoy na nagdiringas mula sa malayo. Sa pagitan ng apoy at ng mga bilanggo ay may isang nakataas na daan. At makikita mo ang isang mababang pader na itinayo tulad ng isang tabil kung saan ang mga nagpapagalaw ng manika ay nasa harapan. Itinatanghal sa kabila ang kanilang mga papit. Ganoon pala. At nakikita mo ba? May mga taong dumaraan sa tabi ng pader na may dalang iba't ibang... Inaabot ang lahat ng nasa kuweba. Ma'am, nawala. Pila na sila rito mula pa nung sila ay mga bata pa. Nawala, ma'am. Na ang kanilang mga binti. Okay, sa connection lang ha. Check lang. Binti at liib. Upang hindi sila makagalaw at maaari lamang nilang makita ang nasa harapan nila. Pinipigilan ng pagkagapos ang kanilang paglingon. Sa itaas at sa likuran nila ay may isang apoy na nagdiringas mula sa malayo. Sa pagitan ng apoy at ng mga bilanggo ay may isang nakataas na daan. At makikita mo ang isang mababang pader na itinayo tulad ng isang tabing kung saan ang mga nagpapagalaw ng manika ay nasa harapan. Itinatanghal sa kabila ang kanilang mga papit. Ganoon pala. At nakikita mo ba? May mga taong dumaraan sa tabi ng pader na may dalang iba't ibang klase ng lalagyan at lilok ng mga hayop na yari sa kahoy at bato at iba pang kagamitan na lumilitaw sa kabila ng pader. Ilan sa kanila ay nag-uusap, ang iba naman ay tahimik lamang. Ipinakita mo sa akin ang kakaibang larawan at sila ay mga kakaibang bilanggo. Tulad natin, nakikita lamang nila ang kani-kanilang anino o ang mga anino ng isa't isa na itinatapo ng apoy sa kabilang bahagi ng kuweba. Totoo, paano sila makakita ng kahit ano maliban sa mga anino kung hindi sila pinahintulutang lumingon? At ang mga bagay na daladala sa katulad na paraan ay sa anino lamang nila nakikita. Oo, at kung kaya nilang makipag-usap sa isa't isa, binibigyan nila ng pangalan ang mga anino ng bagay na nasa harapan nila. Totoong totoo. At ipagpalagay pa natin, ang bilangguan ay may alingaw-ngaw na nanggagaling sa kabilang tabi. Siguradong makukumaling sila kapag isa sa mga dumaraan ay nagsalita na bilang tinig ng mga gumagalaw na anino. Walang duda. Para sa kanila, ang katotohanan ay walang iba kundi ang mga anino lamang ng mga imahe. Sigurado yan. At ngayon, sipatin mo muli at tingnan kung ano ang talagang mangyayari kung ang isa sa mga bilanggo ay pinakawalan at ipakita ang kasinungalingang ginawa sa kanila. Ang isa sa kanila ay pinalaya at pinilit siyang tumayo, lumingon, maglakad at tumingin sa bandang maliwanag. Makararanas siya ng matinding sakit. Mababalisa siya sa nakasisilaw na liwanag at hindi siya makakikita ng mga bagay na sa dati niyang kalagayan ay mga anino lamang. Pagkatapos ay maiisip niya ang sinabi sa kanya na ang nakita niya noon ay isang ilusyon. Ngunit ngayon, habang napapalapit siya sa pagiging ganap at ang kanyang mata ay nakatingin sa mas tunay na buhay, nagkaroon na siya ng mas malinaw na pananaw. Ano ngayon ang magiging sagot niya? At maiisip mo pa na ang kanyang guro na nakaturo sa mga bagay habang sila ay dumaraan at inuutusan siyang bigyan ng pangalan ang mga iyon, hindi ba't malilito siya? Hindi ba't mauhumaling siya sa pag-iisip na ang mga anino na nakita niya dati ay mas totoo kaysa sa mga ipinakikita sa kanya ngayon? Malayo ang katotohanan.
at kung pilitin siyang tumigil ng diretso sa liwanag, hindi ba hahapdi ang kanyang mga mata na siyang magiging dahilan ng kanyang pagtalikod upang magpakamlong sa mga bagay na kaya niya lamang makita at iisipin niyang mas totoo, mas malinaw kaysa sa mga bagay na ipinakikita na sa kanya. Totoo. At ipagpalagay pa natin na siya ay nag-aatubiling kinaladkat sa matarik at bakubakong daan. Kahit mahigpit ang kanyang kapit hanggang siya ay persahing iharap sa init ng araw. Hindi ba siya masasaktan at mayayamot? Kapag lumapit siya sa liwanag, ang kanyang mga mata ay masisilaw at hindi siya makakikita ng anumang tinatawag na katotohanan. Hindi sa lahat ng oras. Kakailanganin niyang masanay sa pagsipat sa mundong ibabaw. At sa simula ay mas nakikita niya ang mga anino. Susunod ang mga aninag ng mga tao at iba pang bagay sa tubig. Ang kinang ng buwan at ningning ng mga bituin, ang makislap na kalangitan. Makikita niya ang langit at ang mga bituin sa gabi nang mas mabuti kaysa sa araw o sa liwanag ng araw sa umaga. Tiyak yun. Panghuli, makakaya niyang tingnan ng araw at hindi lamang basta aninag niya sa tubig, kundi makikita niya ang kanyang sarili sa tamang lugar at hindi sa iba, at mapagmamasdan niyang mabuti ang kanyang sarili bilang siya. Tiyak yun. At pagkatapos ay mangangatwiran siyang siya ang nagbigay ng panahon at mga taon. Siya ang tagapag-alaga at dahilan ng bagay na nasa mundong natatanaw niya. Malinaw, sabi niya, una niya makikita ang araw at pangangatwiranan ang kanyang sarili. At kapag naalala niya ang kanyang dating tirahan, ang karunungan ng kuweba at ng kanyang mga kasamang bilanggo, hindi ba maipapalagay mo babatiin niya ang kanyang sarili sa pagbabago at kaawaan naman ang mga dating kasama? Tiyak, iyon ang gagawin niya. At kung nakaugalian na nilang magawad ng parangal sa isa't isa sa kung sino ang pinakamabilis na makahula sa mga dumaraang anino at makapagsabi kung alin ang dumaan na dati, ang sumunod, ang magkakasama, at makapagbigay ng kapasyahan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa tingin mo ba ay iintindihin niya ang mga parangal at kabantugan o kaiinggitan ang makakatanggap ng parangal? Hindi ba mas iisipin niya kasama ni Homer na mas mabuti pa ang maging hamak na alipin ng isang hamak na Panginoon at titiisin ang anumang bagay kaysa mag-isip ng tulad nila at mabuhay ayon sa kanilang paraan? Oo, sa tingin ko, mas pipiliin niya ang tiisin ang anumang bagay sa halip na istimahin ang mga huwad na haka at mabuhay sa ganitong miserableng paraan. Isipin mo muli, ang gayong tao na biglang lumabas sa araw upang palitan ang kanyang dating kalagayan, hindi ba tiyak na ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman? Sigurado. At kung nagkaroon ng paligsahan at kinailangan niya makipagunahan sa pagtukoy ng mga anino sa kapwa niya mga bilanggo na hindi pa lumalabas sa kuweba, habang ang kanyang paningin ay mahina pa at bago pa naging maayos ang kanyang mga mata, kung saan kinailangan ng mahabang panahon upang makuha ang napakahalagang kasanayan na ito. Hindi ba siya ay katawa-tawa? Sasabihin ng mga kapwa niya bilanggo sa kanya na umalis siya at bumalik na wala ng mga mata. At mas makabubuti pang hindi na magbalakpang umahon at subukin kalagan sa pagkakagapos ang isa pang bilanggo upang akayin siya sa liwanag at kanilang hulihin ang may sala upang patayin ito. Walang duda. Okay, so yan ang nilalaman ng ang allegorya ng Yungib. So, may naunawaan ba tayo sa ating napanood na video class? Or talagang nagugulumihanan or naguguluhan? Sige, let's have our sharing. May kling sharing sa ang allegorya ng Yungib. Simulan natin kay Chani. Yes, Chani. Ano masasabi mo mula sa ating video clip na ang allegorya ng Yungib? Okay, class, meron ding babasahin ito sa ating Edmodo class, ha? Meron ding babasahin. Sige. Ano yung nilalaman sa tingin mo, Chani, ang mula sa napanood mo? Kuan, ma'am. Ang ako lang nasabda na ito kay
anang di gi presyo sila then kan dili sila pwede palingion ang ilaw ra makita kay puro ra mga shadows then ang usa ka bilanggo kay gibuy-an then nakagawas na nakita niya ang true colors og mga shapes sa mga yung nakita sa unang shadows tra then kan then yung nahinumduman niya yung mga kauban o kung yung gi kan kung maawa ba siya o dili inana. Okay, maraming salamat. Meron pa bang karagdagan sa ating mga mabubutihing mga mag-aral sa grade 10? Okay, Sophia. Okay, ano ang masasabi natin mula sa ating napanood na video clip ng ang alegorya ng yungip? Kuan ma'am, nagipakita dito nga na possibilities paggawas ato ang atong usa ka tawo din na murag na ay duha ka book possibilities mahimo ka nang dili siya motuo na mas makatotohanan to mga shadows niya makita kaysa siyang nakita karon din mauto murag siya motuo nga kuan ba ma'am nga ang iyang nakita sa kuan sa gawas sa kuweba kay may tinuod kaysa atong siyang nakita sa kuweba nga mga shadows. Tama. Maraming salamat, Sophia. Okay? So, i-take note ninyo ano ang nilalaman ng ang videong ito. Okay? Layunin ang allegorya ng yungip class. Okay? Tandaan ninyo. So, naroon kasi sa nilalaman ng allegorya ang mga anino, di ba? Anino pa. So, sa anino, para okay, maghaka-haka tayo ng ano yung mga posible. Yun na nga. Parang hindi natin nakita muna yung realidad, di ba? So, to mo judge dayon ta, so ano yung nangyayari? So, yun yung mga deeper meaning. Okay? Kung matatandaan nyo, kung ang kahulugan ng allegorya class, ang allegorya, ibig sabihin ng allegorya, ito yung mga mensahe tulad ng isang sanaysay na binasa ninyo, napakita sa yungib, ito yung nakapaloob dito, yung mga simbolismo. Nakapaloob ang mga malalalim ng mga pahayag na hindi lantarang ipinapakita kung ano ang ibig sabihin. Okay? Kailangan mo pang basahin muli ang nilalaman sapagkat ang mensahe ng halimbawa nitong ating pinanood, ang allegorya, ay naglalaman ito ng pag-focus sa realidad na pagka hindi natin alam ay madali tayong humusga. Diba? Mula sa mga simbolo na ipinakita, like anino, yun pala ay tubig, yun pala ay hayop. Okay? So yun yung halahaka-haka muna tapos kayo, pag kayong isa tulad ng nakaalam na ng realidad, ano yung nagkaroon na ng pagbabago dahil, yun pala ang tunay, hindi pala yung totoo na ganito ang kulay, parang naging mulat kayo sa pagbabago, parang nababago mo kung ano yung mali pala yung mga iniisip natin dati. Ngayon, mas nauunawaan na natin kung ano yung tama. Parang mula tayo sa realidad na wala tayong alam patungo sa mas naunawaan natin kung ano yung tunay at katotohanan. Dito ipinapakita sa ang allegorya ng yungib ang buhay ay dapat nating alamin ang realidad. Hindi lang natin alamin kung ano lang yung nakikita. Ano yung i-judge natin kung ano yung ay basta kay kuha na siya. Dili na siya kuha. Dili ra ta mutuo ba based lang kay kanang sa ato ra nakita. Kailangan nating alamin yung totoo. Kaya nga grade 10 ang focus sa inyo ay dapat alamin nyo ang tunay sa hindi totoo. Ha? Kita na naunawaan nyo, class? Ang focus ng allegoryang ito ay upang kayo ay maging mulat sa katotohanan, hindi lamang sa mga nakikita nyo. Dapat nyong unawain na may mga pagkakataon na ipinapakita ito na parang makapaniwala lang tayo pero dapat natin alamin kung tunay ba itong nakikita natin. Okay? Tulad ng sa social media.
So yan ang dapat nating alamin dahil sa dito makikita natin na ang iligurang ito ay may mga simbolismo na ipinakita. Ha? So simbolismo, malalim ang kahulugan at hindi literal ang kanyang pinapahiwatig. Okay? At dito ay nagpapakita dahil ng kabutihang asal sapagkat may mga salita o mga pahayag, hindi man ito lantaran pero yun pala ang nais niyang ipabatid. Okay? So, may kinukuha rin mga ideya mula sa banal na aklat na isinasaad dyan sa allegoria or mula sa ating ang halimbawa ng allegoria ng yungib. Okay? So, meron pa bang karagdagan? Okay, katanungan? Wala okay. Po. Wala. So, ha, tandaan natin na ang mula sa allegoria ng yungib, nagpapakita ito ng mula tayo sa anino patungo sa realidad. Ha? At kailangan nating lakbayin patungo sa kung ano yung katotohanan. Okay? Grade 10, alam nyo na marami kayong mga impormasyon na mababasa sa internet. Yan ang dapat natin pagpapahalagahan natin mula sa video na hindi lang natin agad-agad tayong husga. Kailangan nating alamin ang katotohanan. Kailangan nating manguha ng ebidensya na ano ba yung tunay. Baka istorya lang, baka sanaysay niya lang ng sariling pananaw, ha? So yan ang dapat nating tandaan. Okay, katanungan? Wala? Wala po. Okay. Oh, magaling. So yan ang allegoria. Next, so may mga gawain class ang may kinalaman sa ating binasa. So naren dyan rin ang mga mahalagang salita na bibigyan nyo ng kahulugan. Then gawain 2, narito rin. Okay. So isa sa mahalagang dapat nating isalang arang din sa aralin na ito o sa ating talakayan ngayong umaga, ang ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Okay, tandaan natin class. Na upang mapahayag natin sa pamamagitan ng sanaysay ang ating tinalakay o ating gustong nais na gawa ng sanaysay, kailangan natin gumamit ng mga expression sa pananaw. Ano kaya ang ito? So una ay ang paggamit ng mga nagpapahayag ng pananaw na ayon sa, batay sa, para, sangayon sa. Okay, yan ang mga expression na iniisip, sinasabi, o pinaniniwalaan ng isang tao. So kita, on base sa atua, ito yung mga ekspresyon nagpapahayag ng pananaw. Okay, ito yung mga ginagamit natin. Okay, mayon din ta. Sangayon ako sa sinabi ni Pangulong Duterte na hindi tayo magkakaroon ng face-to-face dahil sa wala pang bakuna. Okay, di ba? Yan. It's on ato na ideas. Okay, batay sa datos na nakuha mula sa DOH ay hindi pa maaring ang mga bata or mga kabataan ay lumabas ng bahay sapagkat may mga virus na nakapaligid sa ating lipunan. So yan. So ayon sa balita, okay ha? Take note of mga ginagamit na expression. Okay? Nabigay ko na ng mga halimbawa. Sunod naman, mga ekspresyon naman na nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa o ang pananaw. So, dito ang mga ginagamit class. Sa ibang banda, sa kabilang dako, at samantala. Okay, so yun yung mga uri na dapat itandaan sa ekspresyon na nagpapahayag ng pananaw. So, ito yung iba pang ginagamit sa ibang banda, sa kabilang dako, at samantala. Okay, may katanungan ba tayo? Wala na po. Okay, wala, so madali lang na magamit ba natin itong mga ekspresyon? Mahalaga bang magamit natin ito? Opo. Okay. So, nariyan. So, may mga gawain na tayo class na inyong gagawin na may kinalaman sa mga ekspresyon sa pagpapahayag, ha? Take note na lang natin. At ang mayroon din kayong pagtataya na 30 items
na hinati ko sa dalawa, 15 at 30. So, part 1 at part 2 yun. Okay, next naman tayo ay meron kayong gagawin class. Ito yung gagawin ninyo for your fine, parang performance task for this week. So, sanay psych class ang yung gagawin sa week na ito. Okay, malayo pa naman ang deadline. Isang linggo, parang isang linggong pag-ibig ang paggawa ninyo ng isang sanaysay. So, pwede nyo gawin ito sa bond paper or sa Microsoft Word. Okay? Pwede nyo isulat o pwede rin i-encode in short or in long bond paper ba. Then, kung may isulat ninyo, please lang isend lang na mababasa ko ha. Okay. Then, wag lang isumite sa Edmodo. Ha? Class, sa Edmodo natin isumite upang doon ko rin mamarkahan. Okay? Next, narito yung mga paksa sa inyong gagawan ng sanaysay. Ha? I-take note nyo mga paksa na ito dahil ito yung mga may kaugnayan sa mga issue ngayon. Okay? Kung matatandaan nyo yung mga talakayan natin, di ba rin sa yes, ma'am. Mga ganito rin yung mga paksa. So, yan. Ang dito na, application na siya sa inyong sanaysay. Okay? So, narito ang mga paksa. Okay? Take note lang ninyo. At ang, of course, criteria class, ang inyong gagawin. Nilalaman, 8 points. Organization, 7 points. Then mechanics, 5 points. So, ha? Take note, 20 points ang inyong gagawin sa naysay. Okay? May katanungan ba tayo? Wala na, ma'am. Wala na, ma'am. Okay, magaling, magaling. Okay, ha? Meron. So, maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong umaga. At kayong mga nandito ngayon, sige. Ang nandito ngayon, Marian, Chani, Gina, Harry, Jeremy, John Michael, Christine, Margaret, Sophia, ang mabibigyan ko ng sa week 3 na ating i-assign for the Edmodo. So, ibig sabihin, kung wala ngayon ang mga kaklase nyo, so, hindi sila makakagawa pa ng week 3. Pero, kung nais na lang gawin ang kanilang week 3, pwede itong gawin sapagkat message lang ako at saka yung valid reason kung bakit at nang mailagay ko rin sila sa mga gawain. Ha? Then, ito ay i-upload ko sa YouTube upang gabay ninyo para sa inyong gawain at talakayan natin at sa mga kaklase nyo rin na gustong manood, balikan ang ating talakayan. Okay, meron pa ba na mga katanungan? Wala naman. Okay, so bilang pangwakas na ating gawain ngayong umaga, okay, hinihiling ko na magbigay kayo ng kahit volunteer lang dalawa kung ano yung mga natutunan nyo mula sa ating talakayan. Sige, dalawang volunteer lang sa ating mga tinalakay. Sige. Lang, ma'am. Wala na, ma'am. Wala. So, natutunan ninyo na lang. Sige, natutunan. At least dalawa. Magbigay kayo ng dalawa. Kuan. Sige. Huwag maniniwala sa mga nakikita. Dapat ito tuklasin ng maayos. Okay. Tama. Magaling. Ano pa? Isa pa? Meron pa? Yes. Karagdagan. Mula sa mga magagaling na mga estudyante ko. Okay, Chani, karagdagan? Meron ba? Wala, ma'am. Okay na? Sige. So, maraming salamat class sa inyong pakikinig. Ngayon ay bibigyan ko ng pagkakataon na ang ating abutihing CID Chief sa DSDO ng Dumaguete, si Dr. Junita Mapwe, na magbigay ng maikling mensahe sa atin. So, Ma'am Dr. Mapwe, Ma'am, maraming salamat po sa pagdalo ngayong umaga. Good morning, Ma'am. Congratulations. It was a well-planned and very good lesson, well-delivered lesson this morning. Congratulations. Thank you, kids, also for paying attention to your teacher. Did you learn something this morning?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. How many are there enrolled in grade 10? Sa grade 10, ma'am, na nag-online jud, ma'am, is ano sila, 14. Pero there are only 9 of them today. Yes, ma'am. Okay. Upon follow up, ma'am, sa uban, ma'am, is due to connection, ma'am, and also na plano na mo shift na lang sila modular, pero amo na lang siya encourage to be blended na lang po sila. Blended. Yeah, blended is yes, better ma'am. Para mas maintindihan nila, kasi mas lang may good if there is somebody explaining, di ba? Nya, kanang, are they living kanang Lagyo? Kay pwede naman good with their OTC, no? Ang importante, mapapaminaw sa mga maestra, no? Mag-explain. Yes, ma'am. Please encourage them. Yes, so join next time. Yes, ma'am. Even if itong ga modular, una sila'y mataparan diha nga kuan easy mag-explain ng teacher, so much the better. So, kamo po, mga children, na may mga classmates na inyo lang silingan, pwede na po ninyo invite po nga. Pwede sa mga atas balay, maminaw ni ma'am. So, kaya it's nice to be na ay mag-explain. If you are going into blended, kami itong makapaminaw yun ni ma'am. So, encourage them na katong nag-shift to modular, mag-blended na lang para mas masabtan ang lesson, ha? Thank you kayo, ma'am Rosalie. Sila na ako kay years, Rose? One year pa ko, karong Friday, ma'am. 1 year pa ko, ma'am. Okay, happy anniversary because kuhaan ka ng, you are new to me ng bago-bang itsura. That's why bago day ka nga teacher. Anyway, yes, congratulations. It was well done. Thank you so much, ma'am. Okay. Salamat, ma'am, sa inyong words. Salamat kayo. Okay, thank you so much sa tanang ni participate karong adlawa. So hope we magkita ta sunod meeting, and thank you so much. If you have questions, feel free to chat us mga teachers. Okay, thank you so much. Thank you very much sa tanan. And God bless sa atong tanan, and keep safe mga dear students. Amping mo always, and ayog kalimot na mo pray jud ta always. Thank you so much. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Peace, peace out. Shout out, mga guys. Something mo. Bye, ma'am. Bye, doctor. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.